At kamusta? Kamusta ang muli sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Peeps, Kabapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at kaukayan. Dito lang yan sa ating YouTube channel, iBabe. And now our new video tutorial or video content, Vivo Y11 Automatic Power Shutdown or No Power Cause of Watching TikTok. Kaya kung meron kang ganitong klaseng experience sa ating katambayan at sa subscribers natin sa kanyang Vivo Y11, nanonood lang siya ng TikTok, biglang nag-no power, okay, hindi na talaga totally nag-open yung kanyang Vivo Y11. Kung gusto mong malaman yung tamang pamaraan at plakadong pag-troubleshoot at kung paano aayusin yung ganitong klase ng problema, dapat naka-support at naka-subscribe sa ating YouTube channel, iBabe. And don't forget like and share and popping our notification bell para updated kayo sa mga video tutorial nating ina-upload dito sa ating YouTube channel, iBabe. And now our first step ng ating video tutorial, make sure 100% check before disassembly. Napakalaga po sa video tutorial natin. And don't forget to prepare your basic and common tools na kailangan natin, or kaya hindi nyo magagawa ito kung wala kayo talaga mga tools na dapat ninyong gamitin dito kung paano ninyo i-troubleshoot or kaya gagawin yung ganitong klase ng problema ng inyong Vivo Y11 biglang nag-no power or kaya automatic power shutdown while watching TikTok or kaya ng YouTube or kaya ng iba pa mga application. And for our second step ng ating video tutorial, how to fix and how to repair yung ganitong klase ng problema ng Vivo Y11 at paano yung plakadong tamang pamaraan kung paano gagawin once nangyari sa iyong cellphone light ng Vivo Y11 at paano maiwasan yung mga ganitong klaseng pangyayari sa iyong cellphone. The most important point na dapat ninyong matandaan at para hindi matulad o kaya hindi mangyari sa inyong Android phone light ng ganitong video tutorial natin sa Vivo Y11. Always check nyo yung battery percentage while watching YouTube or TikTok or you're playing on your Android phone. O kaya kung meron pa kayong ginagawa light ng editing ng video, mahalaga pong i-check ninyo kagad dahil mas mabilis na mag-drain or kaya kumain ng battery while using data or kaya connecting on wifi. Kaya napakalaga po yan. Ayan yung mga nagiging klase or kaya cause ng problema ng automatic shutdown or no power. At any suggestion or question sa ating video tutorial, drop na po ninyo rito at papasok na tayo sa ating special thanks, greeting, and live shoutout para sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Peeps, Kabapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at sa mga kaukaya natin, don't skip that sa mga video tutorial natin. And first, shout out today sa ating subscribers na si Boss Rolly Kindo na papatulong about sa error ng kanyang message on Android phone. Once na ganito yung klase ng problema, boss, pwede mo siyang i-restart or kaya i-power off, then i-open mo ulit siya. Kung same pa rin at nandun pa rin yung issue ng keyboard mo, pwede mo i-check sa may system niya at sa may settings ng iyong keyboard. Then i-reset mo lang din. Meron namang guide dyan at meron namang tinatawag nating manual reset para doon sa iyong keyboard problem or error. And for our next shout out sa ating subscriber sa si Boss User, FSA6i. Tinatanong niya about sa green line on LCD screen ng kanyang Poco F3 kung mawawala o kaya may paraan. Yung mga ganitong klase ng problema ng green line o kaya glitch or hairline on LCD screen, hindi na po talaga siya nagkaroon ng paraan. Totally damaged na po o kaya cracking yung loob nito. At katagalan lumalaki yung nagiging problema nito. Dumadami yung kanyang green line o kaya yung glitch sa kanyang LCD screen once na ginagamit nyo. It means na totally damaged na po at kailangan ng need nang magpalit o kaya mag-replace ng new LCD screen ng iyong Poco F3. And don't forget support and subscribe ng ating YouTube channel, iBabe. And also, last shout out sa ating ka-vapor sa si Boss User IX7BY about sa kanyang Aladdin, yung blinking or kaya yung fake charging problem. Pwede mong gawin, boss, mag-change ka lang directly talaga ng new battery dahil nagiging cause kagad yan is battery, kaya tawag natin na defective or yung expired. Kaya sana lang magbigay tayo ng helping tips at healthy guys. At pausap lang po, don't skip that sa mga video tutorial natin. At once again, maraming maraming salamat sa inyong lahat.